Ito ang kwentong galing kay Jeffsy James Sabate. Ito ang kwento ng seaman na nag-a-apply na makasakay ng barko. Seaman? Apply? Barko? Gusto ko yan! Isang araw, si Mr. Seaman, nag-a-apply siya. Apply siya sa agency. Kaya siya, no, matapos ang interview, hindi siya natanggap. Uy! Kawawa! Ba't naman kamalas-malasan? Hindi siya natanggap, apply! Eh. Interview! Di natanggap! Ayaw ko niya! Outs-gege! Outs-gege! So, makalipas ang isang buwan na nag-apply siya, wala talagang nakatanggap sa kanya. Uy! So, sabi niya, it's time to change the job. Uy! Ayaw it's time to change the job! Gusto ko yan! Kaya ayaw. Naisipan niyang maging isang albularyo. Seaman! Malapit! Naisipan niyang albularyo. Yay! Ngayon. Ngayon, tumambay siya sa isang lugar sa Makati. Uy! Tumambay siya sa isang lugar sa Makati. Sulat siya sa karatula. Pagagamutin ko ang nararamdaman nyo, pag gumaling kayo, 500. Pag di kayo gumaling, bigyan ko kayo 1,000. Good business! Good business! Maganda bigay. Eh ngayon, may isang doktor na nakakita. Oy! Nang ginagawa ng nakakasulat sa karatula. Oy! Duda ako sa expertise nito ah. Doktor siya eh! Subukan ko nga. Sabi ng doktor, Manong Albularyo, nawalan ho kasi akong panlasa. Sabi ngayon nung Albularyo, Mikey, abot yung bote dyan. Kinuha yung bote. Labas mo yung dila mo, Noy. Noy! Hindi niya alam doktor eh. Labas mo dila mo, Noy. Kinataka ng isa. Sabi ng doktor, gasto ha! Magaling ka na! Noy, Mikey, abot yung bote. Uy! Parang alam ko na. Ipapatak niya pa lang. Alam na nung doktor. Hoy, hop, yun yung gas kahapon ah. Magaling ka na. Magaling! Yung 500. Gumaling eh. Sabi niya, last na to. Bukas, babalikan kita. Pag ako na pagaling mo, magre-resign ako. Bukas! Kinabukas, bumalik yung doktor. Sabi ng doktor, Albularyo, lumabo po yung mata ko. Uy! Sabi ngayon ng Albularyo, hindi kita kayang pagalingin. Ibibigay ko na yung 1,000. Binigay 1,000. Tinignan ng doktor. 500 lang to, sir, ah. Magaling ka. Basta ang importante, nandito yung presensya at naririnig niya yung kwento. Ito ang kwentong galing
kay Paulo Gutierrez. Uy. Uy. Ito ang kwento ng tatlong kriminal na tumakas. Tatlo? Gusto kriminal? Gusto. Tumakas? Gusto ko yan! Hirap na siya sa buhay niya. Putang ina, kakukuha lang ng tulog niya. 3S yung pinipilit matulog. Nung nakatulog, putang ina yung mga kaibigan niya. Dito lang yung magkwentuhan. Tulog? 3 hours? Hinanak? Gusto ko yan! Uy! Tumatak mo! Parang tumatakas ito sa preso. Tapos na. Tinatakbuhan mo. Isang gabi, nakadilim ng panahon na isang katuparan ng Japanese, French, at Pinoy. Bako yan! Sina sila ulit! Tayo na, nakulong na sila. Sumasali lang ng Olympics. Hindi ka mo! Kalalabas na ng mental. Tragedya naman ang buhay. Tatlo na yan. Na isang katuparan mo yung plano nila. Oh, palakpakan natin yun. Sumalit! Sumalit! Ayan lang. So ito, natunugan ng mga bantay na nakataas yung tatlo. Ngayon, hinabol nila. Yung Pilipino, yung Japanese, at yung French. Uy! Kami kita may camera play ka doon. Yung ano ko doon? Natrap sa isang warehouse. Ngayon, dumating doon yung mga police. Yung tatlo, nag-aaral ng tataguan. Oo. May nakakita sila, sako. Sako? Sako yung nakita nila. Pray, suot tayo sa mga sako. Sabi, adyan na silang suot. Uy! Tago sila. Siyempre, mamaulit. Nakalayan eh. Oo, delikado. Delikado. Ngayon, yung police, lalakad sila. May nakita sila kunang sako. Uy! Sinipa nila nga. Napaisip agad yung Japanese. Kailangan din nila ito mapagkawalang tao. Aso ka na? Ay, aso to. Iwan nyo na yan. Ligtas yung Japanese. Uy! Ngayon, nung nalaman ng press, nakaligtas yung nakaligtas yung Japanese. Nakaligtas siya. Kailangan gumawa rin ako ng paraan para makaligtas. Dumaan ng police, pinakita sila kung saan ko ulit. Yung press yung nasa loob. Oy, French. Sinipa. Pusa! Ligtas yun! Ligtas! Pero siyempre, kabado na, nakaligtas yung dalawa eh! Oo! Ako na lang! Oo! Di dumaan yung mga polis doon. Parang delikado na naman si Yorby ah! Diyado ah! Kabado eh! Kabado eh! Kailangan maisip ako ng paraan. Oo! Diyan, dumaan na yung mga polis doon. Sinipa yung ano? Sa ako. Walang tunog. Sinipa ulit, medyo malakas. Wala pa rin tunog. Galing na. Wala pa rin tunog. Ngayon, nung sinipa ng pangatlo, sobrang lakas ng pagkasipa. Tumayo yung Pinoy. Tanginan nyo naman yung kahoy ako eh! Walang tunog yung kahoy, Jim! Tanginan nyo naman! Nauli! Nauli siya mo! Nagalit pa siya! Nagalit pa siya! Medyo malumanay! Hindi mo nasa sako! Lumabas! Eh, tangina! Ikaw ba naman tadya ka sa kamakalit? Tatlong beses! Eh, kung nakiusap, baka sakaling mo napaligtas! Di ba nasa sako! Paglabas, Chip, kahoy po ako! Kahoy po ako, Chip! Wala akong tunog yung kahoy! Boy, meron akong kwento! Yeah! Siyempre, kaka-Olympics, meron yung sportsmanship eh. Nag-build na nila yung sportsmanship. Mayroon sa magtotropa na sila. Japanese! Uy! Tsaka Pinoy pa din. Uy, sila pa din? Tropa na sila ngayon. Tropa sila. Ngayon, kasi ano nangyari, papunta silang Olympics. Kaso yung sinasakyan nila aeroplano para mag-disgrasya. So, naiwan sila sa isang gubat. Ang kaso, yung gubat na yun, meron dong tribo. Puta, dinakip silang tatlo. Sabi nung leader ng tribo, sige, humanap kayo ng mga prutas nyo. Pinauna yung hapon, itago nyo muna yung dalawa. Sige, hapon, umangat ka ng prutas mo. Uy, dinahanap yun. May nakita siya, Pakwan. Dinala niya, haring tribo, ito po ang aking prutas na nakita. Sige, suksok mo yung supit mo. Sabi ng leader, suksok mo yung supit mo. Pag ikaw, umiling, o kahit anong reaksyon ng mukha mo, ipugutan kita. Uy, awa. Awa naman yun.
Hindi pa naipapasok ng buo. Gumanon yung ano? Kapon! Pugot, sir! Puta, boy! Pinugutan! Ano naman? Sabay na pinaghanap yung dalawa. Okay, hanap kayo. Eh, nauna bumalik yung Pinoy. May dala ubas, napakaswerte. Napakaswerte! Ubas yung dala ng Pinoy! Sabi nung ngari ng tribo, sige, isusok-sok yan sa pit mo. Kapag ikaw ay may ginawang kahit anong reaksyon, pupugutan ka ng ulo. Uy, kawawa. Tinakot yung Pinoy. Tinakot, yung dami ng ubas eh. Dami na, dami na. Kiniisa-isa. Mas smooth lang, walang pagbabago sa mukha ng Pinoy. Puta, yun na, nung susok-sok yung huli, natawa siya. Pugutan ng ulo! Pinugutan ng ulo! Pinoy! Yung Pinoy boy, patay boy! Doon ako nalungkot pre, patay yung Pinoy! Nagkita yung Pinoy tsaka yung hapon sa langit. Anong dinala mong prutas sabi nung hapon? Ubas! Bakit ka napugutan yung late lang nun? Boy, nakita ko yung prince, may dalang durian. Natawa ako sa akin. Nakita ko yung prince, may dalang durian. Ang tutulis lang. Hindi ko pa ipapasok yun. Maya-maya, puta nila dumating yung prince. Tang ina, prince, susuksok pa sa prince. Boy, meron akong kwento. Yeah! Eto, labanan pa rin to ng ano, bawat bansa. Uy, nanginginig ako dyan sa mga bansa. Alam mo, inaabang ako lagi yan eh. Hindi siya Olympics na eh. Kumbaga parang naging jigsaw type na to eh. Ay, putang. Parang so? Parang gano'n. Ngayon, kailangan nilang mamili sa apat na pintuan pala yun para makalaya. Mga contestant dito, pre. Siyempre, walang iba. Japanese, French, tsaka Pinoy. Yan! Naabang ako yung I love Philippines kasi Philippines number one. Ngayon, una, yung Japanese, pinapili siya ng pintuan na ano niya yung isa, yung nasa pangalawang pintuan. Shit, mga bakal. Bakal. Feeling ko, barak ko to. Barak ko. Makakalaya ako. Papasok na ako dito sa pangalawang pintuan. Pagpasok niya, no, yung umiikot na ano, panghawi, panghali. Patay. Gutay, gutay. Boy. Gutay. Parang patay. Yung mga nanonood sa labas, boy. Shit! Yeah! Yeah! Nagiling eh! Yeah! Oo, yeah! Patay na! Ngayon, yung French naman, what the fuck are you doing? Uy! Get down! Alam ko na, yung kabisado. Pinili niya, boy! Yung unang pintuan kasi nararamdaman niya may hangin. Hangin! Feeling ko, ito na ang hangin ng kalayaan. Uy! Hangin ng... Pagbukas niya ng pinto, puta, inabangin pala yun na sobrang lalim! Mahulog! Ang narinig na lang doon yung sigaw niya, wow! Pahinanampay na ba siya? Pakalalim! Si Pinoy, shit! Kailangan ko maging matalino. Oo, dapat! Kawawa na! Dalawa na lang pintuan at itrap! Yung isang pintuan, tunog may sinusunog. Ayaw niya doon, siyempre. Ayaw dyan. Matakot yun. Yung pinakinggan niya yung isa, may nagkakantahan. Uy, grabe! Nakinig niya, may nagkakantahan! Kang kakantawag kang ngaalon! Huwag kang naalon! Dito ako! Kawang na yung masaya eh! Sige, dito po ako! Sabi niya sa judge, pasok niya puta, nalubog siya sa tayang. Kaya wala kumakanta yung mga tao. Huwag kang naalon! Wala nakaligtas sa kanilang tatlo. Pag umalon, tataklo pa sila ng tayang! Nay, meron akong kwento! Yeah! Yeah! Eto boy, ang kwento ng pabilisan lumangoy. Uy, sino yung asali dyan? Eto, may premyo to boy. 10 million. Oo boy, sa Olympics. 10 million dollars boy. Inung una pa noon, sobrang laki noon. So ngayon boy, dito, medyo nalungkot ako pre. Kasi hindi kasali yung Pinoy. Alam ko na dahil parati siyang panalo. Lagi siyang panalo, over-qualify siya. Ay putong. Pero basta hindi siya kasali. Itong gago yung pabilisan lumangoy. Sa ilog. Sa ilog na yun, napakarami. Pinauna yung hapon, pag-dive nung hapon. Paglapag niya pala, dilapan natin. Okay. Paano nilapan? Ngayon, nilapan siya agad na buhay. Yeah! Ngayon, yung French na. Yung French, di na siya makapagsalita eh. Kasi nakita niya kung paano kinain eh. Na makapag-getapak agahin. O di na siya makaganoon, bro eh. Pero wala siyang choice. Kasi kailangan niyang langoyin yun. Para sa 10 million dollars. Paglungoy niya. Fuck. Bandang kalapit na. Nilapa siya ng mga buhay. Mamaya, yung mga tao may nakita, lumalangoy, ang bilis! Putang ina, ang bilis! Boom! Nakarating sa dulo, hinihingal pa! Sabi, ngayon, tayo na na-determine na nila, Pinoy! Uy! Nalaman nila dito, ha? Hindi kasali boy, pero Pinoy! Dahil siya lang ang nakagawa, binigay sa kami yung 10 million. Uy, putong ina! 10 million dollars. Masaya nung pre, puta siya lang nakagawa na. Ngayon, nung ini-interview siya, anong gagawin mo sa 10 million? Sabi niya, putang ina, papahanap ko yung tumulak sa akin.
Hindi siya sasali. Tinulak lang siya. Kaya pala. Akala ko sumali siya. Tinulak pala. Tinulak lang siya, boy. Sasali, natulak. Natulak lang siya, boy. Kaya ngayon, yung 10 million, ginamit niya para ipahanap yung tumulak sa kanya. What the hell? So, meron akong kwento. Yeah! Yeah! Pero siyempre, ako, boss. Hindi naman tayo laging may kwento. Nauubusan din tayo. So nangingi ako ng tulong. Yeah. Ay, puta, may tulong na kailangan na. Nauubusan na tayo, boy. So mayroon tayong kaibigan nagpadala, si Carlo Estrada. Yeah! Eto, boy. Padami yan ang anak. Uy! Ah, maganda yan! First time ginanap sa Pilipinas. Uy! Uy! Saan sa Pilipinas ginanap? Sa Araneta, boy! Wow! Puno, boy! Dami sumuporta. Sila pa din, yung pa din mga lawak. Japanese, French, tsaka Pinoy. Uy! Parang ano yan ah. Grabe sila. Una, Japanese. Sila lagi ah. Sabi ng Japanese. Ako naman, una. Ang anak ko, 15. Uy! Dami! Palakpakang, palakpakang. Madami yun. Ngayon, sabi ng French, what the fuck are you doing? Alam nyo na yan, boss, mati niya. Ang anak ko, 30. Uy! Dinoble! Dinoble! Malapin naman yun! Palakpakan! Palakpakan! Tayo, Pinoy na. Matanga. Ay, puta, matapa nga. Kumpiyansa, may kumpiyansa talaga siya. Oo, sabi nung daddy, mga anak! Nagsigawan yung crowd. Daddy! Lahat ng audience, anak niya? Anak niya lahat ng nasa audience, boy. Anong karami yung anak niya, 20. Uwi yung Japan, yung Hapon, tsaka yung French. Utang yun, da-anak niya pala lahat. Boy, meron akong kwento, boy. Naisalba mo kami sa mga katangahan. Kwento to ng tatlong bansa na naman. Uy! Ang mga bansang Japan. Uy! Bago, bago. France. Uy! At Pinoy. Uy, bago na! Ngayon ko lang narinig. Ito ay kwento ni Michael John Johnson. Ito boy, abang yung Japanese, yung French, tsaka yung Pinoy, papunta sila sa isang Olympics. Wow. Basta pa lang ha, papunta. Oo, nakabas sila. Nagsigrasya yung basta. Kawawa, kawawa. Ganyan, delikado ngayon, yan. Ngayon, lumabas na yung mga kaluluwa nila. Ano? Meron silang nakitang parang magician doon sa gilid. Magician? Oo. Gilid, kaluluwa. Patay. Patay. Magtanong kayo sa akin, pag nasagot ko, mamamatay ko. Kawawa, kawawa. Pero pag hindi ko nasagot, may liligtas ang kaluluwa. Babalik sa inyong katawan. Mabuhay, mabuhay. Alay mo, madali lang. Ngayon, sabi nung hapon, ako, gusto kong mauna. Ano ang kinamatay ko sa impyerno dati? Sabi nung magician, pumasok ka sa pintong may nangihiwa ng katawan. Other place. Sabi galing, magaling. Patay, boy. Rekta yung kalbo. Hindi na nakabalik. Yung friend siya, the fuck are you doing? Get the fuck out of here. Mataas. Buntang lakas. Sinalis na yung abo. Patay na eh. Sabi ng friend dun sa magician, sabi yung mga kalahok, sino ang pinakamalakas? Ako ba? Siyempre, Pinoy. Hindi namatay. Namatay. Nasagot siya eh. Laging nananalo, Pilipino. Pilipino. Ngayon yung Pinoy, alam niya lahat. Pakuha nga nung upuan, sabi ng Pinoy. Tapos pabutasan pa. Dusan mo pa ako ah. Hindi niya binutasan, pero may kinuha siyang monoblock, yung maraming butas. Na kahit ano, pwede ko itanong ah. Sabi ng magician, ba't ang baho? Umutot ka no? Sabi ng magician. Ito yung tanong ko. Wala mo, sang butas ako umutot. Sabi ng magician, sa pangalawa? Hindi siya sigurado. Monoblock na yung butas na eh. Sabi ng Pinoy, tanga sa butas ng puwe. Balik ka na, sabi ng magician. Nabuhay. Pinoy lang ang nabuhay sa akin. Philippines! Putang ina. Boy, meron na akong kwento. Yeah! Sus, ano mo ba yung energy niya yan? Pag sinabing may kwento ako dyan, automatic yan. Yeah! May kwento ako. Yeah! Ito sasagot ka. Okay, try natin si Mento. Siga ka ulit. Kunwari tulog ka. May kwento ako. Yeah! Wala pa rin boss! Banayad kaso walang boses, boy! Isa pa, titignan natin si Michael ha, kung talagang attentive to ha. Meron ako kwento, boy! Yeah! Parang si Undertaker. Meron ito nga, boy!
Okay, meron ako kwento. Bahay ba naman tayo? Medyo kwentoan muna natin. Oo. Sige. Ito ang kwento ng balikbayan na si Dan. Balikbayan na si Dan. Si Dan? Sasakyan? Hindi, si Dan. Ah, Dan ang pangalan. Dan ang pangalan. Wow. Si Dan, first time niya makapunta ng America, boy. Ngayon, ang kasama niya, yung kumpare niya. Kasi tinakas lang siya, pre. Kumpare? Tinakas? So, yun, medyo ano siya, TNT siya. Takbo ng takbo? Tago ng takbo, boy. Takbo yun pala. Dahil TNT siya, hindi siya nalabas sa bahay ng kumpare niya. Binigay sa kanya yung visa na card. Tapos, sabi nung kumpare niya, Dan, mamili ka nga ng ano. Mag-enjoy ka rito sa Amerika. Pag nagkaroon ka ng problema, tumawag ka lang sa akin. Natawa. Napagalante naman pala. Sana maging tropa ko rin yan. Ngayon, di pumasok na yung kumpare ni Dan. Sige, pasok na ako ha. Diyan na yung card ko. Ikaw na bahala dyan. Di ngayon, si Dan nagpunta ng SM. Butang. Ano may SM sa Amerika? Ano ba meron doon? SM, di ba? Watermark pala. Ano? Walmart. Ayun! Walmart. Landers. Sige, Landers na lang. Para mas maganda pa. Inga, nagpunta si Dan ng Landers. Ngayon, dami niya nabiling damit. Dala niya yung kotse ni kumpare kasi iniwan din yung susi. Mabait si kumpare. Mabait. Ngayon, nung nagbabayad na si Dan, tinanong siya nung ano, cashier. Is this cash or visa? Shit! Sabi ni Dan, inahanapan ako ng visa. Alam mo, hata nung nagtatago ako. Hindi siya, kakabahan. Kakabahan. Shit! Tami na. Ngayon, nagmadali siya. Hindi niya binayaran. Umalis siya. Ngayon, sumakay sa kotse ni kumpare. Drive-drive siya. Ipaubos na yung gas. Ngayon, punta siya ang gasolinahan. Pagpunta niya ng gasolinahan, sabi nung nagbabantay doon, sir, pay first. Shit! Nahanapan ako ng papel. Papel na hinahanap papel eh. Papel na. TNT ka kasi. Takbo siya, iniwan niya yung kotse. Takbo siya. Iwan. Pagod na siya, pagod. Punta siya sa iskinita. May nakita siya nga. Payphone. May nakita siya payphone. Sakto, walang tao. Tawag siya sana kay kumpare. Pagtawag niya, hello, this is AT&T. How may I help you? Shit! Sabi alam na TNT ako. Sabi niya, shit! Binaba niya. Hindi niya nang inano, tinuloy. Ngayon, nung tatakbo sana siya, may Amerikano sa likod niya. Sabi ng Amerikano, are you done? Shit! Alam niyo po, alam ko. Tangina! Tapos medyo nag-collab siya. Nahimatay siya, diba? Kasi alam eh, na-done yung pangalan niya. Sabi nung Amerikano, be cool, be cool. Sabi ngayon ni Dan, putang ina, uwi na ako ng Bicol! Alam din na taga Bicol! Uwi na ako! Doon siya bumalik. Doon siya bumalik. At ay, yun, naging balikbayan. Yan ang kwento ng balikbayang si Dan. Nakakaawa si Dan. Nakakaawa si Dan. Nakakaawa sobrang tanga niya. Bayan na ang kwento! Di ba naalala niyo yung kwento na yung durian, yung may durian? Oh, yeah. May untold story pala kasi yun. Ay, puto ang ina. Gusto ko yan. Yung mga backstory. May BTS. Bago pala sila pinahanap ng mansanas. Di ba, nakuha sila ng haring tribo. Nilabas yung alaga niya, elepante. Sabi nung haring tribo, sige, kailangan mapaubo niya, elepante. Ang hirap nun. Hirap. Paano mo gagawin yun? Hindi naman nila na-train yun. Kaya nga eh. Ngayon, ang nangyari, yung Japanese, no? Ginawa ng Japanese, spinning kick. Walang ginawa yung elepante. Naka-steady pa din. Ganun pa din. Matigas, boy. Wala. Sabi nung ano, friends, spinning kick? What the fuck are you doing? Get the fuck out of here! Sabi nung friends, boy. Yung friends na ano, bumuelo ng malakas. Sabok niyang ganun, yung elepante, wala, steady pa din. Wala, steady pa din yung elepante, walang dalaway. Hindi gumalaw, walang ganun, walang nangyari. Pinoy na, ano? Yan, ang mga ninja ko. Ano sabi ng Pinoy? Pumunta sa may bandang ilalim. Pag alis niya, umupo. Wopo yung... Guling mo! Boy, hindi nga. Ang baksik ng Pinoy boy. Ngayon, sabi nung haring tribo, di pe pwede to. Kailangan silang mamatay lahat. Sige, ganito nang susunod. Kailangan mapailing nyo yung elepante. Hoy, iling! Ang hirap nun, parang hindi na ginagawa ng elepante yun eh. Eh ngayon, sabi nung Japan, baka dito sa gagawin ko na to, mampailing ko na siya. Inum-spinning kick ulit! Hoy, sakit! Boy, wala! Masakit siya kung tao ka! Pero yung elepante, walang galawan, boy. Ngayon, yung press naman, sinubukan niya ulit. Pagsom! Ang malakas! Wala pa rin, boy. Walang galawan. Ngayon yung Pinoy na, boy. Matigas yan, ha? Oh, tibay ng elepante. Ngayon yung Pinoy, lumapit sa tenga. Binulungan yung elepante. Sabi niya sa elepante, gusto mo pitikin ko ulit yung itlog mo. Umilig. Umilig yung elepante. Boy!
Yeah! Mabilis ah. Yan ang mga pinaka-iniintay namin sa sarili kong channel. Yan kasi boy, nailabas na yung vlog ko na meron silang pagsesendan ng email. So ngayon, meron na agad akong pumuka sa aking mata. Si JR at Jan. Kwento, ito yung kwento ni JR. Big shoutout sa'yo, big shoutout sa'yo, JR. Big shoutout sa'yo, pare. Salamat sa pagsesend ng kwento para may pagpatuloy natin ang tradisyon. Yeah! Wala, hindi muna to Japan. Kasi sabi ko, kahit anong kwento eh. Kahit anong joke eh. Ay, muna to sila, hindi muna tayo yung bansa. Pagpahingay naman natin sila. Iba naman. So ano yung kwento na yan? Ito ang kwento ng tindera ng soft drinks. Soft drinks? Napakaganda nitong mga maraming tayo nainom niyan. Oo. Ngayon, merong isang estudyante. Ngayon yung estudyante, nagpunta siya dun sa bilihan. Kasi ang mga school may mga bilihan yan, di ba? Soft drinks. Tawagin. Eh, nagtitinda doon si nanay. Nay! Family soft drinks. Di nabutan siya soft drinks. So, nagtataka yung bata. Nay, ilang taon na ba kayo? Tandaan nyo na, parang nagbebenta pa kayo. Ay, 80 years. Matanda. Wala lang ipin. Ay, 80 years na. So, sabi ngayon nung estudyante, 80 anos na kayo, bebenta pa kayo? Eh, ako eh, huwag niyo akong minamulit. Gawa nang kahit ako dito nagbebenta. Eh, meron doon akong mga anak sa Lasal, sa Brent. Wow! Brent! Good doon! Doon nag-aaral yung mga ano eh, yung mga anak ni Pacquiao dati. Oo! Brent School. Hindi lang, sabi niya, Lasal, Brent, at Patineria. Wow! Big time si nanay. Bigate. Iba yung ano na, iba yung grade niya. Iba! Parang may ari ng factory yun si nanay ah. Grabe yun! Yung estudyante, nagtanong siya, sabi niya, anong kurso nila doon? Sabi ni nanay, ay, nagbebenta rin ng soft drink. Kala ko nag-aaral yung mga anak niya. At least nasa Brent. Anong kurso nila doon? Ay, nagbebenta rin anak ng soft drink. Baharan akong kwento! Yeah! Ito ang kwento ng killer na si Ruben. Si Ruben pa lang, criminal life. Si Ruben. Nagpunta siya sa isang inspector. Inspector, makapatay na ako ng 20 tao. Dabi! Dabi! Parang nag-confess lang siya dun sa inspector. Grabe si Ruben. Bait. Sabi ng inspector, bait ka pumatay ng 20 tao. Kasi lahat sila mahilig yan eh. Mahilig akong i-inspect yung buhay ko kung ano yung ginagawa ko. Mahilig imbestigahan? Oo, lahat sila mahilig imbestigahan yung buhay ko. Si Ruben! Matakot si Ruben! Ikaw, mahilig ka ba mag-imbestiga? Sabi niya to sa inspector. Dati kong trabaho yan, pero ngayon trip-trip na. Ilang matawa kay Ruben. Paano ko sila tatawagin? Paano yan, boy? Boy, meron akong kwento! Yeah! Sa pool, boy! Yeah! Boy, meron akong kwento! Yeah! Mukha kayong tanga dyan, no? Ito ang kwento ng pataasan gumawa ng building. Kayo nung kwento yan? Galing to kay Ninyo Christopher. Oh. Ang mga kalahok dito, pre. Japanese. Oy. French. Oy. Tsaka? Russian? Korean? Mali? Malaysian? Mali? Thailand? China? Ano yung huli? Philippines. Oh! Say it again, Dexter. Philippines. Hindi ko ina-expect yan. Ngayon, pre, nauna ang Japanese. Gawa siya ng building. Nalagpasan yung Burj Khalifa. Hoy! Taas! Palakpakan mga tao. May napagtayo na ng mas mataas pa sa Burj Khalifa. Tungin na nagpapapakpak lang. Nagpapapakpak lang. Kaya ang taas nung nagawa eh. May pakpak, no? Hindi mo nga dapat sila. Kaya akala ko may pakpak eh. Ang taas nung nagawa eh. Papapapakpak, di ba? Tuloy mo! Di! Tuloy mo! Ngayon, boy! Yung French. Sorry, no French. What the fuck are you doing? That's basic! Oh, get the fuck out of here! Hindi mo alam yun! Ngayon,
yan ang gumawa. Fluk, 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 fluk. Putang ina mo, iba yung tunog, boy. Iba yung tunog, boy. Putang ina mo, yun, oh. Ang nagawa, boy, sobrang taas. Pwedeng mag-parking yung eroplano. Uy! Ganun ka taas, boy. May mga umiiwas pang eroplano. Sobrang taas, boy. Ganun. Kumbaga sa ano yung helicopter, di ba may helipad? Puta dun may airplane na ano, parkingan. Oo! Oh. Airpad ang tawag dun. Airpad sinasaksak sa tenga. Ngayon! Teka na wala ka. Ngayon. Ngayon. Yung Pilipino. Uy! Pilipino po. Na-excite ako sa kwento eh. Ano yan? Pilipino. Ano yung Pilipino? Pilipino po. Eto. Natatakot yung mga. Tapos. Wala pa yung kwento, Kobe! Sorry. Wala pa yung kwento, Tony! Mamatay na si Kobe ang puta! Sorry, sorry, sorry! Sorry, sorry! Oh, balik tayo sa kwento! Ngayon! Wala pa yung kwento, Kobe! Wala pa yung kwento! Ngayon! Pinoy na, gumawa, ano? Ang nagawa lang ng Pinoy, dalawang palapag lang! Eh, ganyan na reaction ng mga tao! Matatawa sila! Legit reaction! Dalawang palapag lang yung nagawa! Sabi nung pinitang ina nyo, nasa tuktok to ng building ng French! Tinatong niya! Sayan ito ah. Ito boy, sa isang bar. Mayroon dito, kasama rito yung Japanese, French, Pinoy. Papunta ulit sila ng Olympics. Pero kasama nila yung announcer, Amerikano. Ngayon, ang bar ko parang palubog na. So kailangan, ang madadala lang sa dulo, isa. Isa lang! Eh, ang mga Japanese talagang ano yan eh. Sanayan mag-sacrifice. Oo. Banzai! Sabi nung ako. Tumalon! Pamatay na. Out na siya. Pero palakpakan natin yung ako. Willing to sacrifice. Ayun. Well, sabi nung friends, what the fuck I am doing? I'm not gonna hire him. Tumalon! I'm gonna make sacrifice. Yes! Out the year! Amerikanong announcer tsaka Pinoy. Magkatinginan sila. Ang sabi ng Pinoy, mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ay, ang ginawa niya, tinulak yung Amerikano. Siya yung naliwan, boy. Boy, meron akong kwento! Yeah! Ako eh. So yun na nga boy, meron na akong kwento. Yeah! Ayan, settle down po, yan. Ito ang kwentong ipinadala ni Mayor TV. Yeah! Mayor! Ang kwento ng isang estudyanteng nagpalit ng pangalan. Uy! Nagpalit ng pangalan. Meron na isang estudyante, ang pangalan niya, Juan Putintae. Juan Putintae. Ang bago niyan ba? Putintae. Ngayon, yung mula elementary, high school hanggang college, pinagtatawanan siya ng mga classmates niya. Lagi siyang sinisigaw, Juan Putintae! Juan Putintae baho! Juan Putintae baho! Lagi siyang ginagawa. Ngayon, sabi ni Juan Putintae, lagi niyong tatandaan, pagdating ng panahon, pag ako yumaman, magpapalit ako ng pangalan. Siyempre, asa rin ka ba naman eh. So, lumipas ang napakatagal na panahon. Nagkaroon ng reunion yung batch nila. Yeah. Wamputin tayo! Snob lang siya. Uy! Siga! No? Hindi siya tumitingin. Pero lumapit siya. Wamputin tayo! Suplado mo na! Sabi sa kanya, successful na ako ngayon.
Ako'y ganap ng engineer. Uy! Hindi nyo na ako pwede basta pagtawanan. Success is the best revenge. Yan! Sweet revenge. Ba't di ka nang namamansin? Sabi na yun nila. Nagpalit na ako ng pangalan. Nice one! Kaya, natupad! Ngayon, tinanong yung nagtanong yung mga classmate niya. So, ano ng pangalan mo ngayon? John! John Putintae. John Putintae! John Putintae! John Putintae! Meron akong kwento, boy. Isarado mo yan. Boy. Meron akong kwento, boy. Yan. Yung matawa! Hindi kasi nalulungkot ako, boy. Ba't yun naman malungkot, boy? Pabawas na tayo ng pabawas. Una si Bok. Tapos si Boss King. Ngayon, ilan na lang tayo. Parang ayoko nang ituloy itong ganitong klaseng mga kwentuhan natin. Parang bumabalik tayo sa dati, boy. Nanghihina kayo masyado. Boy! Meron akong kwento! Yeah! Uy! Uy! Nakangisi ito. Kung may book na one side, bigiting one side. Eh, alam ko na, parang hindi ako masyadong manong eh. Pag ngingiti ako, ganyan na lang. So, alam nyo na yung dahilan nung kay Boss King, kung hindi nyo pa alam kung ano yung pinagsasabi namin, check nyo na lang sa Ice Battle. Thank you talaga sa promotion. Nga boy, ulitin mo nga yung intro mo. Bakit ako kwento! Kasi minsan nahihirapan na akong matawa pag nabasa ko. Ang gagawin natin, babasahin ko na lang ngayon. Isang beses lang. Ito ay kwento ni Jeremy Paraino. Yan! Ito payabangan ng lola. Hoy, gusto ko yan! Payabangan ng lola to. Ang hirap tumawa pero gusto ko yan! Ngayon, yung Japanese. Ah, may lola yung Japanese? May lola yun! Ang angas! Japanese lang yun, pero may lola yun. Bago yan ah! Lola, no? Ay, mo doon sa Japanese pa sa buho. Punta, inato walang lola. Ayun na nga, baka saan ba tayo mapunta? Sabi nung Japanese, wala kayo sa lola ko. Lola ko, 70 years old. Nagsusumba pa. Hoy! Ang lakas mo na! Shake, bari-bari dansa. Sabay-sabay yan. Shake, bari-bari dansa in the night. Ngayon, sabi nung friends, fuck you to eh. Get the fuck out of here! Wala ka sa lola ko! Ang lola ko mas matindi. 90 years old, nag-gym pa. Nag-gym? Hoy! Sumasali pa ng weightlifting yun! Hoy! Para si Reno palamit sa ano eh, sa show ko. Ulipin mo? Ano sabi mo? Sumasali pa ng weightlifting yun! Hoy! Putang ina, dikit na dikit yun, mati ah. Kumaskasaran yung mga balipas. Ayun na nga. Nag-gym pa. Sabi ng Pinoy, pabulong pa niya binanggit. Mga lola niyo, mga lumbok. Putang ina. Ay, narinig ng dalawa. Bakit? Ano ba ang lola mo? Lola ko, 97 years old. Uy, bakit dala? Nasa ospital. Nasa ospital! Nasa ako yung dalawa! Ang tangay na, hindi ba lumpo yung lolo ko? Bakit nasa ospital? Tangay na nyo, nanganganak! Wala ko pangalan, lola! Pangalan ako kuwento! Na to ay galing sa tropa ni Kuya na si Mark Velasquez. Ito ang kwento ng nakulong na si Juan. Uy, bago? Hindi bansa. Dito bansa. Yan. Kwento lang po ni Juan. Nakulong na si Juan. Di si Juan, nakasuhan na siya. So ngayon, sabi sa kanya, guilty! Guilty ka! You're guilty! So ngayon, na-inquest na. Pinapusan na. Habang dinadala siya sa selda niya, may mga sumisigaw na preso. Number 17! Pag sigaw ng number 17, nagtatawa ng lahat ng preso. So ngayon, nakakatawa? Nakakatawa. Ang galing. Ang galing.
So ngayon, si Juan, natatakot siya. Kaya, pagkalagpas ng mga dalawang set ako, may sumigaw. Number 28! Nagtawanan na naman yung preso! Ngayon, dumating na siya sa preso niya. Dumating na? Sa preso na? Dumating? Dumating. Dumating siya sa selda niya. Siyempre, meron siyang kasama doon. May tropa. So, may kakosa siya doon. Patik yan. Dapat eh. Ngayon, tinanong niya yung kakosa. Tinanong? Sabi ni Juan sa kakosa niya, bakit pag may sinisigaw silang number, nagtatawanan sila? Uy! Bakit na? Ano? Nakasi nagtaka siya eh! Nagtaka siya, di ba? Malaking misteryo yan. Malaking misteryo. Ngayon, sumagot si Kosa. Sabi ni Kosa, sa sobrang tagal na naming nakakulong dito, lahat ng joke, kabisado na namin. Hoy! Ngayon, sabi ni Juan, pwede ko bang subukan? Pwede ko bang subukan? Sige! Sabi ng kosa, ngayon sumigaw si Juan. Number 85! Nagtawa na lahat. Ang sakit ng tiyan nung iba, yung iba naiiyak na. Sobrang saya nung buong preso. Ngayon, sabi ni Juan, sobrang lupit ba ng joke na nabanggit ko? Hindi niya alam eh. Sabi niya kay Kosa, sobrang lupit ba ng joke na nabanggit ko? So sabi ni Kosa, hindi ko alam pre, ngayon ko lang din narinig. Ang dami natin ngayon. Oh, yeah. Ito ay kwento ni Mark De Villapuente. Uy! Villapuente! Ito ang kwento ng baon. Uy! Baon! Isang araw. Uy! Recess time. Binuksan niya yung lunchbox niya. Uy! Bukas niya ganun. Nakita niya. Sandwich. Uy! Wow! At kanin. Ang sarap! Kaso, sabi niyo, tanga naman yung baon ko. Uy! Juicy ah! Na umay! Pag ito pa rin ang baon ko bukas, sa susunod na araw, hindi na ako papasok ng school. Uy! Maarting anak! Rebuilding! Sunod, si Boss Keng. Uy! Masali. Pinuksan niya yung lunchbox. Uy! Anong ulam ko kaya? Pagbukas ng lunchbox, hotdog. Uy! At kanin. Uy! Yum! Sabi ni Boss Keng. Yum! Hotdog at kanin na naman. Yun na naman. Pag ito pa rin ang baon ko bukas, hindi na ako papasok sa susunod na araw. Uy! Reveal! Masama ang ugali! Ngayon! Pangatlong estudyante. Yeah. Si Bay. Oy, Bay. Si Bay. Pagbukas niya ng lunchbox. Chewy. Pancit Canton. Oy. Ang sarap. Spicy. Ang sarap. Sabi ni Bay, pag itong ulam ko ulit bukas, hindi ako papasok sa susunod na araw. Oy. Rebuilding. Ngayon dumating na yung kinabukasan. Ang bukas niyo, aha, yung pa rin yung ulam niya. Patay ka! Hindi ka papasok bukas. Wala na. Si Boss Keng, sumunod. Pagbukas ni Boss Keng, pinintahan pa. Sinilip. Ganun pa rin. Pula! Binambol! Nakita yung pula. Binambol! Si Bay. Sinilip. Kulot! Bito ito sa liba pa! Sambulat yung pancit ka doon! Hindi ako papasok bukas! Hindi mo lang pumasok sa kanila! Wala! Makalipas ang isang linggo. Uy! Pumuntaan yung mga magulang. Yan! Pumunta! Mama niyo. Ba ito, hindi na napasok yung anak ko. Sabi ng principal, kasi daw parehas daw yung ulam lagi. Oo. Hindi nalungkot. Masama ang loob. Masama na. Ngayon, sabi ng nanay naman ni King, ni Madjo, bakit di na ako napasok yung anak ko? Eh, yung ulam mo kasi. Hotdog lang daw lagi. Nag-uwaling si Madjo.
Kung alam ko lang! Sabi kung alam ko ngayon, si Ate Gay. Umuwi, galing ba rin? Uy! Parang kitain lang yung prinsipal. Grabe. Bakit hindi na ako napasok? Ilang ano din mo nga? Papayam, sumsumrek, jay anak ko. Ayun! Sabi nung ano, nung principal, pare-pares lang mo yung ulam. Sabi ni Ate Gay, hindi ko maintindihan. Ngayon, sabi nung nanay ni King, tsaka nanay ni... Ano hindi mo maintindihan? Hindi ko maintindihan kasi siya naman lagi nagluluto na... Ito ang kwento ko na to, boy. The International Cockfight. Uy, kakapaganda to. Manong. Sabong, pare. International? International Cockfight. International Cockfight. Kilala ko yung dinala ng Pilipinas dyan. Sino? Tito Bal? Hindi. Si Papa? Si Papa, si Papa, si Papa ang representative. Tito Bal! Papa! Dito ko yan, papa pa. Si Papa ang pinadala ng Pilipinas kasi alam nila magiting na ano to, manarabong ko si Papa. Magiting na mananabong. Para makapasok ka sa Coliseum ng sabi, kailangan may dala ka manok, syempre. Yan. Oo, syempre. Ngayon, dumaan yung hapon, pak, may dala manok, napakaganda, ang taba! Tinignan siya ang gwardiya. Gandang manok mo sila. Sige, pasok. Pasok siya, pasok siya. Pasok siya, pasok siya. Pasok siya. Ngayon, dumaan yung French. May dalang manok. May tari pa agad. Ay puto. May tari pa agad yung manok. Laban talaga yan. Damn. Proud na proud yung manok. Yung manok? Ay, paano yung proud? Paano tumilaok yung proud na manok? Parang German Shepherd na naturuan tumilaok. Proud na proud yung pagkakatilaok mo na. Pinarak siya ng gwardiya. Manok yung sira. Sabi ng prince sa gwardiya, may laban yung manok ko. Get the fuck out of here. Oy! Medyo mayabang yung prince nila. Kasi may tari na eh, lalaban na eh. May attitude tol. Ngayon, si Papa! Yan! Si Papa! Pare! Ngayon, may dala siya, no? Dala siya. Ngayon, sinita siya ng gwardiya. Ano yung dala mo? Bakit ang liit? Sisiw to, boss. Sabi ni Papa. Putang ina, sisiw lang yung dala. Sisiw dala ni Tito Bal. Sisiw dala mo, isa sa... Ano ba naman yan pa? Sisiw lang yung dala mo? Kaya paya mo tayo pa eh. Sisiw lang. Ngayon sabi nung ano, eh paano lalaban niya? Sisiw lang yan. Sabi ni Papa dun sa may gwardiya. Tatay niya yung manok ng prince, manunood din to. Tatay. Viewers lang pala. Viewers lang pala. Kasi si Papa, hindi naman nagsasabog, nakikitaya lang yan. Ay na. Ay, hindi nyo alam. Boy, meron ako nami-miss, boy. Alam ko yan. Boy, meron ako kwento! Yeah! Lang natin yung kwento. Yan. Ito ay kwento na galing kay Christian Baldicanas. Uy! So ito, medyo mabilis lang yung kwento niya. No? So bibilisan lang natin ito ng konti. Ito ang kwento. Ang bilis, man. Yeah, yung ating ang bilis ng ulo ko, eh. Ito ang kwento ng anting-anting sa panyo. Ay, galing yan ah. May galing. May galing. Ang galing! Ang galing. Sige, bibigyan natin ang pangalan yung apo. Yung apo, ay ang pangalan natin agasi. Ayan. Ang galing! Ang galing! Ang galing. Kanya, kunyari ako si agasi, no? Dapat singkit. Dapat singkit. Nalala ko yung lolo ko. Bago siya pumanaw, iniwan niya ako ng anting-anting. Ang sabi ng lolo ko sa akin, pag nasa bingit daw ako ng kamatayan, suksok daw sa puwet. Pag nasa bingit daw ako ng kamatayan, buksan ko daw ang panyo, masahin ko ang nasa loob. At maliligtas daw ako ng anting-anting na ito. Uy! Mapasahin ang nasa loob! Oh. At maliligtas ka ng anting-anting? Oo! Oh. Sabi ni Aga, isang araw galing ako
YouTube fanpage. Habang ako ay papauwi. Oo. Nakita ko mayroong mga lalaki. Parang kursunada nila ako. Sinusundan? Oo, babanatan. Yari siya, pagtitripan nyo. Nakita ko, kumasa ng baril yung isa. Uy! 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 Kasa, paano yung kasa? Balik! Kinabahan ako. Diban! Kinabahan ako. Kaya agad-agad ko naalala yung panyo ni Lolo. Life or death eh! Life or death! Life or death! Life or death! So, agad-agad niya binunot. Pagbunot niya ng ano, panyo. Dahan-dahan lang siya naglalakad. Binuksan niya. Binasa niya. Pagkabasa niya, ang nakalagay sa panyo. Wala pa eh. Sabi nung lolo niya dun sa panyo, Apo, tumakbo ka na. May galing. Pag naaligtas ka, itong panyo, gamitin mo pamunas na pa. Ito ang kwento. May pinadala. May pinadala ni Darius Cruz. Yeah. Ito ang kwento. Ano ba yung kwento mo? Ito ang kwento ng tindero sa bus. Oy! Bago! Isang araw! Yan! So yan? Si Mang Tani. Mang Tani? Ito! Siya! Siya ay nagbebenta sa kalsada. Uy, tindera, kalsada. Ay, may dumaang bus. Wala siya mabenta sa kalsada. Pinara niya yung bus. Yup! Huminto! Huminto ngayon yung bus. Paano yung sound effects ah? Huminto ngayon yung bus. May preno eh! May pintuan niya, di ba? Tung! Singiii! Bumukas! Parang magka-transform na! Pasok si Mantani. Ay, lepa eh! Eh, may dala! Shit, sarot! Uy! May hinanap yan! Bili na kayo! Eh, yung bus na sila kanya. Biglang humarurot. Bilis! Si Mantani, hindi nakakapit. Yan! Natumba! Kawawa naman! Pakita kami pa zero! 1, 2, lahat papaling ha! 1, 2, 3! Si Mang Tani! Tumayo! Meron sa iyong bandang dulo, nagtatanong, ay gusto ko yung paninda nung mano. Gusto ko yung paninda niyan. Sabi, mano! Kontrol niya? Manong, ano yung palinta nyo? Sumagot si Mantani. Pulbura! Ay, may tao pulbura! Katudur! Jun, paano yun, Jun? Di pulburun! Igagano niya sa kamay niya! Katudur na! Katudur na! Hindi mo pulburun tuloy yung palinta! Tabuyan. Hoy, fighter. Ito ang labanan ng paglahoy sa ilog ng Ebak. Hoy. Sa dami ng kwento, yung painali mo kay Ebak. Eh ito yung nakakatuwa eh. Kasi di ba hindi pinapakilala yung mga Japanese friends tsaka Pinoy. Sa pagkakataon ito, pinakilala sila. Hoy. Hoy. Pangalan? May pangalan. Ngayon. Ngayon. Pinakilala yung friends. Pinakilala? Ang ating first swimmer. Sino siya? First swimmer, Hueli Despacito. Uy! Hueli! Hueli! Diba? Despacito talaga sa Espanyol yon. Pero pag ginawang French, Despacito. Ngayon! Ngayon! Pinakilala yung ako.
Ayan. Ang ating next winner, Emin Niyosaki. Pinoy yan? Emin? Ngayon, yung Pinoy. I-slash siya! Yeah! Ang ating kontesya from Philippines. Kontesya. Money. Money! Money! Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Money! Suntukan! Sila-sila yung mga pinakilala. Di ngayon, kayo ay maglalangoy sa ilog ng Eva. Uy! Sino ang unang makatawid? Babaw sa siya ang mananalo. May green light dyan. May green light! Red pa siya! Piyong! Yung yellow pa lang, hinimatay si Emmy, yung hapon! Uy! Ang baho eh! Hinimatay! Inip! Nag-green na! Uy! Dive! Ngayon si Manny, tsaka si ano! Manny! Bam! Si Well eh! Palubog ng palubog! Parang nakumunay siya sa... Nakumunay sa tae! Ngayon, si Manny, nag-butterfly! And we have the champion! Money! Ngayon, napanalunan niya 3 million pesos! Uy! Malabo naman! Ginastos niya yung 1 million para ipaligo sa katawan niya kasi loglangoy siya sa tae! Hindi ako nangyari. Pagkagastos siya, mabaho pa rin! Uy! Mabaho pa rin! 1 million na mabaho pa rin! Di siya nakakontento! Gumastos siya 1 million. Papalinis ko ulit ang katawan ko, baka hindi effective yun eh. Oo. Doon siya kabilang yung kalaban. Sa kalaban. Kalaban. Pelinis niya. Boom! Pahaw pa din. Uy! Paano yun? 2 million na yun ha? 2 million na yung glasses niya. Gumastos ulit siya. 1 million ulit. Last na to. Ito. Dito na ang pagtitiwalaan ko to. Ekis yung dalawa. Ang tapos niya. Takpako pa din. Uy! Pero hindi siya nagkautang. Di sobrang lungkot niya. Napatingin siya sa salamin. Butterfly siya. Pasok lang sa iyo. Alam ko yan. Boy, meron na akong kwento! Yeah! Bili na kayo ng bagong design ng Agiang Clothing. Ayan, at dahil dyan, boy, meron na akong kwento! Yeah! Ang dami. Ito! Oy. Ang kwento ni Lolo Tar. Isang araw. Isang araw. Kinumbitahan ni Pedro si Juan. Ulitin mo! Isang araw. Inimbita. Kinumbida. Parehas lang yun eh. Inimbita ni Pedro si Juan. Oh! In-invite ni Pedro si Juan sa kanila. Oh. Kasi malungkot si Pedro eh. Kasi ang tangin niya lang kasama sa bahay nila. Lolo niya lang. Uy, si Lolo. Wawa! Si Lolo Tar lang kasama niya. So wala siyang kawintuan. Nihaya niya ngayon. Si Juan. Luha, punta ka sa bahay namin. Dali-dali, punta si Juan. Dali-dali. Pinindot ang doorbell. Meow. Uy! Sabay! Doorbell! Uy! Dilot ang doorbell. Hi, dito sa bahay niyo, Pedro, ha? Ngayon, nakita ni Juan, si Lolo Tar. Nakaupo sa gilid. Ay, mano ho! Eh, mga Pilipino. Mabait! Pagkamano niya, bumiti si Lolo Tar. Pagniti ni Lolo Tar, ang ipin, 8. Puro tinga pa. Walo! Puro tinga! Nandiri si Juan. Nandiri naman talaga. Kaya pala Lolo Tar, ang daming tartar. Yan! Ang tartar! Parang ikaw lang ah. Juan, nagugutom ka ba? Ano napansin ni Juan?
Parang yung mga kutsara nila rito, dalawa lang. Dalawa ang upuan, dalawa kutsara, dalawa tinidor. Baka makain ko yung sa lolo niya. Moro dalawa. Ayaw! Yari! Pass by, busog ako, sabi niya. Oy, busog! 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 Eh, maya-maya. Dami nilang ginawa. Laro-laro sila doon. Ano? Laro kwento ba? Bandi kasi. Bandi. 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 Napagod si Juan. Uy, yun. Napagod. Uy! 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 Peds, uwaw ako, Peds. Yan. Painom. Di na yun, naalala ni Pedro, anyone. Dadalwa lang pala baso rito. Alala niyo yun. Kamot sa ulo. Ay, salamat, Peds. Salamat, Peds. Si Juan, tinitignan niya. Nabakasan ang tingan ni Lolo Taratua. Nako. Para safe, alam mo na gagawin ko. Uy! Ganyan siya uminom. Safe na safe. Ganyan siya uminom. Safe na safe? Doon uminom sa may hawakan. Sa may hawakan. Uy, mauta. Pagtingin niya kay Pedro, tumatawa si Pedro. Pedro, ba't natawa ka? Sabi ni Pedro. Lo, tamo si Siwang, pares kayo uminom ng tubig. Ganito yung minom! Taas na parehas! At mula nun, hindi na bumalik si Juan. Boom! Meron ang kwento! Yeah! Bago! Na! Nabaliktad na namin ang sistema! Sa susunod yan, kwento! Meron kang boy! Yan! Meron kang kwento! Boy! Sya! Ang kwento ko na, baka tampalin pa kita. Ano yan, kwento mo? Kwento ng Olympics na nga. Pabahuan! Pabahuan? Pabahuan. Uy! Pabahuan. Manalo ka dyan! Ano yung... Na-Olympics na to, buddy! Alos niya! Merong mga tao na sa sobrang baho, nag-isip yung ano, sports committee, gawin nating Olympics. Olympics! Kayo! Ang hirap maging representative mo. Tampula ka ng tukso. Parang ninominate ka ng bansa mo. Buong bansa ah! Imagine mo, uuwi ka, nanalo ka ng gold. May daladalang flag, tapos nakagano'n yung... Pinakamabahang tao sa buong mundo. Ito ay kwento na galing kaya Diana Zara. Uy! Diana Zara. Malakas ko ito. So mga... Uy! Baho! Baho agad! Baho agad! Hindi ka ako kasali sa competition. Ang alo, kasali ka yung baho agad eh. Ito ang pabahuan nga ng... pabahuan. Pabahuan. Oo, sinabi mo na. Sinabi mo na. Pabahuan. Ang mechanics ng Olympics na to, eh, kailangan. Olympics ano? Mapatakip nila ng ilong yung mga judge. Mapatakip. Okay. Japanese mo, galit na galit. Ako mauna. Confident. Confident. Oy. Well, isang judge lang nagtakip. Isang judge lang. Hindi sapat eh. Mabango. Oh, mabango yun eh. Nun. Mabango. Sabi nung judge. What the fuck are you doing? Your breath smells good. Well, your face, ano? Ang ganda ng lakad. Parang pababahuan yung audience dito. Umigo, bumuga. Tatlong judge ng type ng ilong. Palakpakan yung mga tao. Friends. Sigawan. Yung Pinoy, na-pressure. Pressure! Kinakabahan. Siyempre, tatlong judge na yan. Tagalig siya nun. Sabi nga, kailangan kong galingan. Buntong hininga pa. Habang papalapit siya sa stage, mga audience. Mutot ka ba? Sabi ng audience. Mutot ka ba? Hindi ako yun, ha? Ngayon, lahat na. Nagbibintangan na lahat kasi kumalat na yung amoy. Mutot ka? Ayan. Yung mga judge, sabi ng judge sa judge 2, Brad, ikaw ba yung umutot?
Sabi ng bintangan na? Oo, sabi ng Justin. Hindi ako yun ba, yung number 3. Hindi pa nakasagot yung number 3, sabi ng Pinoy. Hininga ko po yun. Hindi po ito dyan. Hininga ko po yun. At doon, nanalo ang Pilipino. Hindi ka pa yun! Hindi ka pa yun! Ako representer eh, ako po yun! Hindi pa nagsasalita ko, baho na! Boy, meron akong! Ano? Meron akong! Ano? Meron akong! Ano? Meron akong kwento! Yeah! Ito ay kwentong nanggaling kay Vinci Bolivar. Vinci Bolivar! Ito! Ang kwento ng tatlong baliw na madi-discharge. Ano na yung tatlong baliw? Parang kaya isang bago na. Madi-discharge na. Sa isang mental facility, natakdang i-discharge yung tatlong pasyente. Yung French, Japanese, sa Pinoy. Yan. Sabi nung... Naano sila, ba't na... Ang dami na sinila sinalihan, nabaliw na sila eh. Sa dami ng ginawa nila. Ano ka mababaliw doon? Sinala ng ulo. Sa pili ko, mababaliw mo doon. So ngayon, sabi nung doktor, sige, bago ko kayo i-discharge, susubukin natin kung talaga bang kayo ay ayos na. Dapat nyo, kailangan yun. Ngayon, nilapitan nung doktor yung... Japanese. Yan. Lagi na siya unak. Japanese. Naitanong doktor. Ba? Ayos ha. May pinipinta ka. Nagpipinta yung Japanese. Si Doc. Gusto mo, paglabas ko rito, magiging sikat ako na pintor na tila yung mga drawing ko ay maipapaskil sa museo. Uy! Parang Leonardo da Vinci. Oo. Sabi, aba. Oh, sige ha. Magaling ha. Magaling. Ngayon, pinuntaan ni Doc ngayon yung friends. Aba. Sumusulat. Uy! Sumusulat! Sumusulat! Jose Rizal! Gusto po, paglabas ko rito, itong mga naisulat ko, mabasa ng mga tao at ma-inspire sila. Uy! Parang okay na siya. Alam mo ibig sabihin nun? Ang galing! Ang galing! Literal na ang galing! Ang galing! Ang galing talagang gumaling! Pwede na siya. Sabi! Punta ng doktor sa Pilipino. Ba't nakatayo yan dyan? Nakatayo sa mesa? Nakaganon? Hindi makakalabas. Naka ganon. Hindi makakalabas yan ah. Hindi, kumpiyansa ang doktor eh. Oo. Alam ko na kung anong gusto mo. Sabi ang doktor. Gusto mo maging martial artist. Galing ha? The Queen. Gusto mo maging martial artist. Oo. Sabi ng Pinoy, Doc, hindi. Uy. Naka ganon. Karatikin. Ako ang liwanag. Ako ang liwanag. Sabi yung ano, Pinoy. Ang liwanag. Ang liwanag. Sabi yung doktor, ang liwanag. Ako ang magbibigay ng liwanag. Sabi ng Pinoy. Baliw pa, baliw pa. Baliw, sabi ng doktor. Shhh! May sira pa to. May sira pa to. Ayun, sabi ng doktor, nurse, babaan nyo to rito. Babaan nyo to rito. Inalis na, binalik na sa kwarto. Sabi nung French tsaka nung ano nung Japanese, nag-brown out. Sino nagpatay ng ilaw? Pinatay yung ilaw. Ayun, balik sila tatlo. Balik sila tatlo. Balik sila tatlo. Boy, meron akong ano? Meron akong ano? Meron akong ano? Meron akong kwento. So, intro lang yun. Wala talagang kwento. Ito ang kwento ni Froilan Arumin. Ito ang kwento ng tatlong baliw sa mental. Uy. Hot issue yan? Hot issue yan. Hot issue yan, tol. Sa isang mental, gustong sukatin nung head doctor kung pwede na ba silang palabasin. Ngayon, yung head doctor, tinawag niya yung Pinoy, yung French, saka yung Hapon. Uy. Ginawa ng doctor sa black. Drawing siya ng pintuan. Sige, pag malabas kayo sa pinto, malaya na kayo, sabi ng doktor. Dali-dali yung Hapon. Ina, ako dyan! Ako dyan! Magtakbo niya sa blackboard. Pah! Inibatay ko, inaunod. Balir pa. Di tawal ang tawa yung Japanese. Yung, yung, yung. Tangina,
baliw. Ang yabang ah. Ang yabang ah. Ito baliw. Sabi ng prince, ang liit kaya ng pinto. Eh, Doc, pakilakihan yung pinto. Tayo ng doktor. Ito yung tusang pa ako. Sige. Sige, sige. Lakihan ko. Lakihan yung pinto. Iyan ang pintuan. Tumak mo siya. Ito na ako. Kalihan. Napul! Utok! Hindi matay! Yung pili, tawa! Yung! Ang ina, sinuhulo! Hindi, tumatawa lang siya. Sabi ng doktor, mukhang okay to. Alam niya ang nangyari. Pero ngayon nilapitan niya. Ba't ka nang tatawa? Kaya ka patawa ng tawa eh. Ba't ka patawa ng tawa? Ang bobo nung dalawa, nasa akin yung susi. Nasa akin niya pala yung susi! Oh, piling kawa mo to, ah. Yeah. Beatbox muna, mag-beatbox. Para rap ka rin tayo. Aparat nasa ng kalikasan, ng kalawakan, ng kalabuan, ng kangkungan, ng inabuhan, ng inabutan, ng inamuhan. Yeah. Oh! Hey! Yeah. Judy gave us some of your bars there! Andito kami ngayon! Sorry. Ang buong tropa ay nandito kasi alam mo meron akong kwento. Mali yung sinigaw niya, dapat yan. Kami mga tropa andito sa kwarto, kami dito ay nakukumpleto dahil si Junie Boy ay merong kwento. Yes, rap! So itong kwento na to ay galing kay Lloyd Guillier de Guzman. Uy! Lloyd! Lloyd Guillier de Guzman! Ito ang labanan ng tatlong bansa. Uy! Na paplexibolan. Uy! Paplexibolan? Oo. Bansa, flexible, tatlo. Alam ko yan! Gusto ko yan! Mga contortionist yata yan. Oo, parang ganyan sila eh. Yung Japanese. Yan. Lahat siya. Wala siya. At siya gano'n. Sumuot sa may ano, basket ng mga damit. Nyup! Nyup! Sumuot! Palakpakan yung mga tao! Palakpakan si Mon! Gusto ko yan! Oh, mahirap yun, di ba? Mahirap yun! Tasha eh! Sabi ng French. Get the fuck out of here! Wala, mahina! Walang kwinta! Walang kwinta! Nagdala ng maliit na timba. Baho. Timba? Naglabas na ano, timba, maliit. Boom! Gumanan yung French. Uy! Palakpakan yung mga tao! Sabi ng Pinoy, tigas ng buto nito. Matitigas ang buto? Matitigas ng buto, dito flexible, sabi ng Pinoy. May buhat-buhat siya, malaking tangke. Nilapag niya yung tangke. Sumuot sa loob, umasok. Sabi ng tao, laki ng tangke, Bobo! Tanga! Sabi ng Pinoy sa loob, wait, nag-e-echo pa. Kasi nasa loob siya ang tangke. Buksan niyo yung gripo. Pagbukas ng gripo, dun siya lumabas. Boom!
galing kay Anthony Severo Landingin. Uy! Na mas kilala bilang si Ice. So ano siya, isa siyang admin sa Chick and Pete Gang. So shoutout sa inyo lahat dyan. Ito ang kwento ng parachute. Ay, bago! Parachute! Bago to, sabihin ko sa'yo, bago to. Sa isang aeroplano. Ay, uy! Ready pa? Kakatapos lang ng Olympics. Oh, somatic! Akala niyo bago na? Somatic, ato doon. Japanese. Uy! 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 Friends. Uy! Pinoy. Yan ang hinihintay ko! Yan! Pinoy! Ang hinihintay ko! Akala ko wala na sila eh. Meron pa. So kakatapos lang kasi ng Olympics. So iatid na sila pa uwi ng bahay. Kung meron dong Japanese friends at Pinoy, walang nagpapatakbo ng aeroplano. So, may piloto. Eh mamaya, nag-ring yung telepono, nakaupo sila dun sa likod. Fring, 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 there's your emergency. Fring, 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 fring. Oh, shit! Nagulat yung tatlo, sumay-sumay tayo magkukulat. 1, 2, 3. Oh, shit! Nagulat eh. Emergency daw eh. The plane is going to crash. The plane is going to crash. Nagulat ulit sila. Magka-crash na ang aeroplano. So agad-agad sila humanap ng mga parachute. Yan! Ngayon, yung Japanese, sinuot niya agad yung isa. Pa! Sinuot niya yung isang parachute. Tumalon. Banzai! Safe na siya. Lipad-lipad siya doon. Para ko akay ni French ay Pinoy! Ang galing! Ligtas to, ligtas! Ligtas to, ligtas to! Ngayon, yung Pinoy nag-aayos. Pinoy. Nag-aayos yung Pinoy. Sabi ng French, what the fuck are you holding? Get the fuck out! Tumalon! Fresh fries! Nagkatinginan yung piloto tsaka yung Pinoy. Alaka! Tapos sabi ng piloto sa Pinoy, ba't ka tumatawa? Kasi yung Pinoy tumatawa eh. Eto, sir, parachute, sabi ng Pinoy. Uy, binigay! Binigay! Pinoy! Hospitality! Hospitality! Sabi ni ano? Sabi ngayon nung pilot, ba't mo binibigay yan? Eh, isa na lang yan. Yung kinuha nung friend sa akin, bag ng damit. Bag ng damit ko, nakasabit pa yung isang waro sa sana. Sabay tayo tumalo. Pag-landing nila sa lupa, yung press balik-balik. Ay, meron akong kwento! Yeah! Available na sa Kong Clothing Showa Store. Available international edition. Sorry, boss. Sino to? Sino to? Si Happy Man. Happy lang. Happy lang. So ito ang kwento ni Justin Sulit. Ito... Siguraduhin mo sulit yan, ha? Sulit yan. Eto, nagtataba kayo bakit naipasok yung tatlong baliw sa mental. Siyempre, may backstory yan. Uy! Uy! Uy. Mental, baliw, backstory, gusto ko yan! Kasi may nahugot na tatlong tao. Japanese, French, at Pinoy. Uy! Sila na naman. Ngayon, ipapasok pa lang sila sa mental. Sabi nung head doctor, Nurse! Check nyo nga to. Para kasi may mga mali sa mga to eh. Sabi nung nurse, sige po. Sayang! Sabi ng nurse, meron po kaming mga interview na aming itatanong na inyo lamang sasagutin. Pag hindi nyo nasagot, pasok pa rin. Inside! Parang ano eh, sugod bahay gang! Pasok! Ito ang aking tanong, asan ang tenga mo? Uy, dali! Asan ang tenga? Asan tenga mo? Dali lang! Dali lang! Isip ngayon yung Japanese. Nag-isip pa. Nag-isip pa. Nag-isip, titingin siya sa nurse, tumitingin pa sa nurse. Nakaganyan pa. Ito. Inside! Ay, nung nurse, tangin na mo! Tangin na mo! Pasok! Yung French, papasuhin niya yung French. Dadagdagan na naman tayo dito, sabi nung nurse. French! Oh, may tanong lang ako, pag di mo nasagot, ganon. Sabi, asan yung tenga mo? Ito. Wow! Magaling, magaling! No isip, no doubt, ito. Ito. Ba? Sige, para sa question number 2. Nasaan ang ilong mo? Ito!
Sabi niya. French! What the fuck are you doing here? Bad! Di bad trip na yun, nurse. Papasukin na lang kaya natin itong Pinoy sa sa'yo nasubukan? Sa'yo nasubukan. Feeling ko, baliw to eh. Pinoy! Eto! Galit na yun, nurse eh. Meron na akong mga katanungan sa'yo. Di mo nasagot ng tama. Sabi nung nurse. Tinanong yung Pinoy. Sabi nung nurse, asan tenga mo? Ito! Uy! Sige, sige. Question number two. Saan ilong mo? Ito! Uy! Sabi ng Pinoy, ang basic naman tanong mo. Ito bibig ko. Ito yung mata ko. Uy! Ito yung kilay ko. Uy! Binuo! Kinumpleto na! Aba! Sabi ng nurse, ang galing! Sabi ng nurse, ang galing mo ha! Talagang normal na normal ka. Ngayon, tumayo yung Pilipino. Pak, tumayo. Nurse, minsan kasi gagamit ka ng utak. Kasi gagamit ka ng utak, nurse. Sabi, kaya